Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang Australia ay isa sa pinakamalaking bansa sa mundo. Kilala po ang Australia sa mga magagandang beach, malawak na kagubatan at mga disyerto. Isa sa pinakasikat na lugar sa Australia ay ang Sydney Opera House, The Great Ocean Road at Kakadu National Park. Ayon po sa datos, mahigit kumulang 400,000 ang mga Pilipino ang nasa Australia ngayon at sinasabing madadagdagan pa ang kanilang mga bilang. Ang kwento po kasi natin ngayon at storya ay nangyari sa Australia ng taong 2014, kung saan isang Pilipina o Pinoy ang napaslang ng kanyang asawang German sa Australia. Kahit na po ang Pinay ay nagtatago na at umiiwas na ng husto sa kanyang asawa. Sinasabi na gusto na ring makipaghiwalay ng Pilipina. Alamin po natin ang buong kwento ni Olga. Si Olga ay pinanganak po sa Pilipinas ng November 13, 1977 at siya ay 37 years old nang mangyari ang insidente. Nakilala ni Olga ang kanyang asawa sa Pilipinas ng taong 1995. Ang lalaki po ay nagmula sa Germany pero isang Australian citizen. At ito nga po ay si Klaus Newbert, 74 years old. Isang businessman si Klaus at maraming mga ari-arian sa Australia maging sa ibang bansa. Pero hindi na po dinetalya sa mga news articles ang kanyang negosyo. Sina Olga at Klaus ay nagpa siyang magpakasal sa Australia ng December 4, 1997 at pagkatapos noon ay nanirahan sila sa Australia. Pero wala pong naging anak sina Olga at Klaus sa kanilang pagsasama. 37 years ang gap age ni Olga at Klaus. Noong 2000, lumipat sina Olga at Klaus sa Tasmania, Australia sa kanilang biniling property doon. Pero taong 2014 naman, nagsabi na si Olga kay Klaus na gusto niya nang makipaghiwalay. Pero kahit na nag-abiso na si Olga na gusto niyang makipaghiwalay, ay nagsama pa rin silang dalawa pumunta sa Amerika ni Klaus para ibenta ang yate na nakarehistro sa pangalan ni Olga. Sa Boston, Amerika na malagi ang mag-asawa at tumira sa kanilang yate. Pero nang nasa Boston, nagkaroon ng karelasyon si Olga kay Eric Harvey. September 5, 2014, tuluyan nang iniwan ni Olga si Klaus at nanuluyan noon sa yate na pagmamay-ari ni Eric. Dito na nga iniwasan at hindi na po kinausap ni Olga si Klaus. September 23, 2014, rumispondi po ang mga pulis mula sa isang report na may kaguluhan sa daungan sa Boston. Pagdating ng mga pulis, nakita nila si Klaus na nasa isang rowing boat at iniikutan ang yate ni Eric kung nasaan nga si Olga. Sinisigawan ni Klaus si Olga dahil ayaw na nga nitong makipag-usap sa kanya at parang pinapalabas niya sa yate si Olga. At dahil nga nanggugulo na si Klaus at nang aabala, ay inaresto siya ng mga pulis. Nang kunan ng statement si Olga, ayon sa kanya, ang pag-uugali ng kanyang asawa ay naging marahas na. Isang beses po kasi ay hinila daw ni Klaus si Olga sa kanyang mga braso. Nagbigay din ng sulat si Klaus kay Olga na parang gusto na nitong saktan ang sarili at sinasabing nawala na siya ng karangalan nang magdesisyon si Olga na siya ay iwan. Isang abuse prevention order ang ginawa ng isang judge dahil sa nangyari kay Olga. Dinala naman si Klaus sa isang ospital para sa mental health evaluation. Ang prevention order ay naging valid lang ng 14 days. At hindi na po ito na-renew at umalis na nga si Klaus sa Amerika noong October 8, 2014. Ayon po sa mga news articles, nagpunta muna si Klaus sa Germany bago umuwi sa Australia. October 17, 2014 ay umuwi na galing Amerika sa Australia si Olga. Sa araw ng kanyang pagdating,
humingi siya agad ng legal na tulong sa isang abogado para maghain ng divorce kay Klaus. Nag-file na din si Olga ng lodging family court application at nanghingi ng $50,000 o humigit kumulang 2 milyon pesos bilang paunang danyos na bayad sa kanya ni Klaus. Madalas po kasi sa ibang bansa, binabayaran ng asawang lalaki ang asawang babae kapag maghihiwalay na sila. Posible po na ito kasi ang pera na gagamitin ni Olga o ng mga babae para magsimula uli ng sariling buhay. Samantala, si Klaus naman ay nag-offer ng $650,000 o 29 milyon sa pesos bilang divorce settlement. Ayon nga sa mga abogado ni Klaus, ang offer na ito kay Olga ay kind and generous act na ni Klaus, pero tinanggihan po ito ni Olga. Mula nga po nang mag-file ng divorce si Olga, ay umalis na siya sa bahay nila ni Klaus at nanirahan sa isa niyang kaibigan. Iniwasan talaga ni Olga noon si Klaus sa lahat ng paraan na kaya niyang gawin. Simula noon ay hindi kailanman nagpakita o nakipag-usap noon si Olga kay Klaus ng harapan. October 21, 2014, bumalik si Klaus sa Australia at nagsimula nang hanapin ang kanyang asawa. Nag-report pa nga po si Klaus sa mga pulis na missing person na ang kanyang asawang si Olga. Matapos masigurado ng mga pulis na nasa maayos namang lagay si Olga, ay hindi nila sinabi ka Klaus kung nasaan ito. Dahil talaga naman pong iniiwasan ni Olga ang kanyang asawa. April 19, 2015, umattend ng isang birthday party ng kanyang kaibigan si Olga. Nang pauwi na at sakay ng kanyang kotse, bigla na lang sumulpot si Klaus at nagkita sila. Pinigilan siyang makaalis at hinara nga ang sarili ni Klaus sa tapat ng kotse ni Olga. Kinulit-kulit din siya ni Klaus na makipag-usap pero hindi pumayag si Olga at umalis. Ayon po sa mga reports, naggalit na noon si Klaus dahil napatuloy na ang pag-iwas ni Olga sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw, nakipag-meeting po si Olga sa isang solicitor para makakuha ng isang restraining order laban kay Klaus. Pagkwento ni Olga, madalas siyang ini-stalk na ni Klaus at pinipilit nga na makipag-usap sa kanya. Binanggit muli ni Olga sa solicitor na nagbigay nga si Klaus sa kanya ng sulat na balak na nitong wakasan ang sarili nitong buhay. Pero sinabi ng solicitor na matagal bago makakuha si Olga ng restraining order kapag sa korte niya ito hiningi. Kaya pinayuhan siya ng solicitor na sa pulis na lang lumapit. Kaya nga, ng araw din na iyon ay pumunta si Olga sa isang police station at nagsumbong. Pero ayon sa mga pulis, kailangan daw masiguro nila na may panganib nga sa kaligtasan ni Olga para mabigyan siya ng restraining order. Sa madaling salita po, kailangan muna nila ng ebidensya. At ayon nga sa pulis, ang impormasyong binigay sa kanila ni Olga sa mga naranasan niya kay Klaus ay hindi sapat para mag-issue sila ng restraining order laban kay Klaus. Dahil dito, wala ngang nakuhang kahit anong protective order si Olga laban sa kanyang asawa. Ito po sana ang magproprotekta sa kanya para hindi siya lapitan ng asawa. May 14, 2015, si Olga kasama ang kanyang kaibigan na si Josephine Ramos ay nakasakay sa isang kotse. Sila ay nagpunta sa isang kaibigan nila sa Kingston. Pagkatapos po ay nag-grocery ang dalawa at nag-drive na pauwi. Si Olga ang driver habang nasa passenger seat naman si Josephine. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, si Klaus ay nasa kalye din kung nasaan si Olga. Galing kasi si Klaus sa isang tindahan at bumili ito ng isang washing machine. At dahil nga alam ni Klaus ang sasakyan ng asawa, ay sinundan niya ito.
Nang nakarating na po sa isang palikong daan, nag-overtake si Klaus sa mga naunang sasakyan at hinarangan ang kotse ni Olga dahilan para hindi ito makaandar. Kinuha po ni Klaus ang kanyang baril at pinaputukan si Olga. At ito ay nagtamo ng matinding pinsala. Ang kaibigan niyang si Josephine ay natamaan din dahil sinubukan niyang protektahan si Olga laban kay Klaus. Isang lalaking driver naman na si William ang nakakita sa pangyayari kaya nag-drive siya papalapit kay Klaus. Habang papalabas si William mula sa kotse ay nakita niya si Klaus na akmang sasaktan ang sarili gamit ang baril. Mabuti na nga lang po at wala na itong bala at kinuha agad ni William ang baril at itinapon malapit sa creek. Buti na lang din, may dalawang paramedic ng ambulansya ang nasa di kalayuan noon at sinubukang gamutin si Olga at Josephine. Mabilis namang nakarating ang mga pulis at hinuli kaagad si Klaus at kinasuhan ng murder. Pero sa kasamang palad po ng makarating sa ospital, idiniklarang patay si Olga. Ayon sa investigasyon, 5 putok ng baril ang natagpuan sa crime scene. Ang isa nga po ay tumama sa kasama ni Olga na si Josephine. Dahil dito ay sinampahan din ang kaso ni Josephine si Klaus. Sa trial ng kaso, nag-plead ng not guilty si Klaus sa kasong murder ng kanyang asawang si Olga at sa kaso na isinampa ni Josephine. Ayon po kay Klaus, nasa gitna silang mag-asawa ng hiwalayan matapos ang 18 years na pagsasama. Wala naman naging iba pang pahayag si Klaus at tahimik lang sa korte. Napag-alaman po kalaunan na wala palang lisensya ang baril ni Klaus at ilang linggo na itong nasa kanyang sasakyan habang gumugulong ang divorce proceedings nilang mag-asawa. Inamin ni Klaus na tangka niya ang saktanan sarili sa harap ng asawa kapag dumating daw ang araw nga ng divorce proceedings. Ayon po sa mga reports, pakiramdam ni Klaus ay napahiya siya sa ginawa ni Olga sa kanya. Dahil magkasama silang pumunta sa Amerika at bigla siyang iniwan nito. Hindi na siya kinakausap ng kanyang asawa at masakit para sa kanya na gusto na siyang iwan ni Olga para sa isang lalaki na kakilala lang niya. Pero ganun pa man, ayon sa mga abogado ni Klaus, ay mahal niya pa rin ang asawang si Olga. Ilan din sa mga witnesses na nasa kalye noon ang nakakita sa krimen ang tumistigo laban sa sospek. Nagbigay din ng statement si Eric Harvey sa korte. Ayon sa kanya, kinumpirma niya na nakilala niya nga si Olga noon habang nasa US ang mag-asawa. Nagkaroon nga sila ni Olga ng relasyon at nanirahan si Olga sa kanyang yate. Kinumpirma din niya na ilang beses ngang nagpunta sa yate niya si Klaus, ginugulo sila at nilalait siya nito. Napatunayan sa korte na ilang text messages ang nareceive ni Olga mula kay Klaus at sinasabi nitong siya ay isang gold digger. Lumabas din sa korte na ilang beses sinubukan ni Olga na manghingi ng restraining order laban kay Klaus pero hindi siya nabigyan. Para sa mga prosecutor, ito ay isang malaking parte kaya namatay si Olga. Ni hindi daw gumawa ng record ang pulis na nakausap ni Olga para manghingi ng tulong. Nagkulang ang mismong pulis at solicitor na protektahan si Olga. Matapos nga po ang trial ay napatunayang guilty si Klaus sa kasong murder. Sinabi ng judge na ang kaso ay isang trahedya at nakakalungkot na pangyayari. Ayon din po sa judge, desperado na si Klaus at puno na ito ng galit kaya niya nagawa ang krimen. Para sa judge, plinano talaga ni Klaus ang nangyari dahil hindi niya matanggap ang divorce na gusto ni Olga. Nasa tamang pag-iisip naman daw si Klaus at kalmadong lumapit sa kotse ni Olga at pinatay ito. Naniniwala din ng judge na ang ginawa ng suspect ay hindi katanggap-tanggap dahil ginawa niya ang krimen sa pampublikong lugar at sa harap ng maraming tao.
Sa kaso naman po ni Josephine, ang Pilipinang kasama ni Olga sa kotse, napag-alaman na siya ay sumailalim sa emergency na operasyon at ilang buwan din siyang nasa ospital dahil nakaranas siya ng psychological damage matapos ang krimen. Nawala po ang dalawang daliri ni Josephine dahil sa tinamo niyang tama ng bala. Hindi na nakapagtrabaho pa si Josephine at kahit gawaing bahay ay hindi na niya magagawa. May 2017, ang 74 years old na si Claus ay nahatula ng 25 years na pagkakakulong para sa kasong murder sa asawa niyang si Olga. At karagdagang 3 taon ang hatol para naman sa kasong isinampa ni Josephine. Inawardan din si Josephine ng $2.31 million o 103 million pesos bilang kabayaran at danyos para sa nawalang kita, mga pinsala at sa mga medikal na pangangailangan niya. Pero ayon na rin sa utos ng korte na freeze po ang mga ari-arian ni Claus. Ibig pong sabihin ng freeze ay hindi pwedeng ibenta ni Claus ang mga kanyang ari-arian at mag-withdraw o galawin ang kanyang pera sa bangko. Kumpiyansa naman ang abogado ni Josephine na maaalis ang freeze para makuha ni Josephine ang kanyang pera. Bilang kabuuan, 28 years na pagkakakulong ang hatol po kay Claus. Siya po ay magkakaroon lamang ng eligibility for parole kapag natapos niya na ang 16 and a half years sa kulungan. Kung susumahin po, 90 years old na po si Claus kapag mag-a-apply siya for parole. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!